Solo guys, what's up? So nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video guys. So gumala tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Daffodil Street, Malinta. Ayan. So nandito ako ngayon sa Madis Bike Shop. Inabutan ko sila guys na mag-assemble ng bike. Kung hindi ako nagkakamali guys, ayan o. Mountain Peak Vulcan. Ayan. So subaybayan nyo ang video guys. Mamaya sasabihin ko yung price. Sa ngayon, papakita ko sa inyo yung i-assemble nila na napakaganda nito guys. Promise. Ayan, Mountain Peak Vulcan. So guys, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, gumagawa nga pala ako ng bike check videos at pumupunta tayo sa mga bike shop para mag window shopping. Ayan, sa mga subscribers dyan, maraming salamat. Sa mga hindi pa guys, subscribe na kayo, road to 3,000 na tayo. Ayan, so wala na tayo intro guys, diretso agad tayo dito sa Project Build Bike, syempre ng Madis Bike Shop. Thank you.
What we do here is go back. So guys, ayan ang ating ano ngayon, project bike. Syempre dito 'yan sa Madis Bike Shop. Ayun, Daffodil Street, Malinta.
Tama ba? Ayan, Daffodil Street, Malinta. Sa mga gustong pumunta dyan, ayan o. Ayan, lalagay ko na lang yung Facebook link nila sa Google Map. Pero sa ngayon guys, ibabike check natin to. Syempre gusto natin malaman kung ano yung mga parts na ginamit natin dito sa ating project bike. Kaya siya nga pala guys, 28,000 ang inabot dito sa ating bike nito. Napakamura nito guys. Napanalong panalo ka, napakaganda nito. Wala ka nang papalitan dito. May ari na lang, driver na lang ang kulang dito. Ayan, oh. So simulan natin ang bike check. Syempre, ang ginamit na frame dyan ay Mountain Peak Vulcan. Kung hindi ako nagkakamali, na size na large 29. Ayan, 29 yata ito. Tama ba? 29. Ayan. So, syempre, smooth welding yan. Ayan o, oh, ang kinis dito. Wala kang makikitang bakas ng pagkaka-welding dyan. At syempre, tapered ang headset natin. Ayan. Tapered. Sealed bearing ang nilagay dyan, guys. Sealed bearing na yan. Ang ganda niya, no? At dito may makikita tayong warning. Sticker lang to, so pwede kayong maghiwalay niyan. Ayan, sabi nga nila, mag-asawa lang, hindi maghiwalay dyan. Joke lang yan. At dito, merong water decals. Siyempre, marami nang naglalagay or marami nang bike ng frame ang gumagamit ng water decals dyan. At makikita natin dito ang model na Vulcan, siyempre. At may nakalagay na design and engineered by Mountain Peak. Ito ay ginawa at dinisenyo sa taas ng bundok. Oh, dito, meron ditong maliit na triangle para bumaba yung top tube dito. Siyempre, smooth welding yan, no? Ayun, kita mo, may background music pa tayo. At sa C-tube niya, guys, large, kung doon ako nagkakamali, ang large 18. 18. Pakitama na lang ako, guys, ha? 18 to, kung doon ako nagkakamali. Tapos, meron nakalagay dito na super technology, Vulcan. Guys, 6061 alloy nga pala ang material na ginamit dito sa ating frame. At dito meron tayong makikita mga uod ng pagkaka-welding. Ayan. Ayan o. Oh. Madalas naman yun eh, palagi dito sa bottom tube. Ano matawag dito? Down tube ba to? Ayan, basta yun na yun. At dito sa down tube or bottom tube, merong Mountain Peak na ano to, parang decals to guys, parang sticker pag kinapa mo, naka-positive emboss, ayan, makakapa mo talaga. At dito lalagyan na ng malamig na beer. Ayan, sarap niya no, lalo pag may pulutan. At dito marami kang mababasa dito, New Style, Forge, Alice 61, Hydro, and Mountain Peak, etc. At sa ilalim, tingnan natin kung may makikita tayo. Ayan, meron. Meron dito guys na water decal sa ilalim na Mountain Peak. Hindi lang masyadong kita kasi kulay itim. Ayan o. Oh. O, di ba? Ang ganito. Tapos internal cabling tayo guys. Isa. Dalawa. So may makikita kang bakante dito kasi para yan sa FD. So wala yan kasi naka 1x tayo. Ayan na nakikita niya guys. So, internal cabling tayo. Tingnan natin kung saan lumabas. Siyempre kung may pinasok ka, may ilalabas ka. So, dito lumabas sa ilalim. Ayan, dalawa. Ito yung RD, ito yung preno. At dito tayo ngayon sa chainstay niya. Ang chainstay niya, merong water decals na Vulcan. Ayan, oh. Vulcan lang. Malapad dito, tapos pakitid na rito. Ayan. Dito sa chains, seat stay, may makikita ko lang dito na lining na water decals. Mahaba. Ayan, mahaba dito. Tapos medyo bladed ng konti rito. Konti lang naman. At maraming nakasulat na ride without limitation. Nakakapagod yan pag wala kang limitasyon sa pagbra-ride. Ayan o, di ba? At dito tayo ngayon sa suspension fork niya. Ganda na suspension fork niya guys. So may dumana naman chicks na wala sa focus ang camera natin. May manual lockout. Adjustable tawag yata dito. Ilang click? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 clicks guys, 7 clicks. Tapos meron dito ang air valve cover. So dito mo ilalagay or dito ka magdadagdag bawas ng hangin. Ayan, depende sa iyong bigat. Kung hindi ako nagkakamali guys, alloy to yung crown. Alloy ang crown, arc. Tapos alloy din ang lower na merong sticker na aerowick. Aerowick air. So air fork tayo na may 29 at 100mm ang kanyang travel, nakasulat dito guys oh. Pero palagay ko 120 kung susukatin mo sa medida mula dito hanggang dun, haba niya no. At meron ditong rubber na indicator ng iyong pagbabounce.
Tingnan natin kung may sticker sa ilalim para sa PSI. So ayun guys, sa merong guide dito, depende sa bigat mo, yung PSI na ilalagay mo dito sa airport. Ayan, oh. Oh, di ba? At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ang ganda ng hubs, guys. Oh, gold. Yayamanin. Oh, di ba? Speed 1, kung ako nagkakamali. Speed 1 soldier. Ayan. Speed 1 soldier na alloy. Quick release. Silvering. Kung hindi ako nagkakamali, guys, napapalitan to ng ano? Ng true axle. Itong ang tawag dito. Adapter yata tawag dito. Kung hindi ako nagkakamali, guys. Ayan. Pwedeng gawing ano to, true axle, papalitan mo lang to. Pero ang nakakabit ngayon ay quick release na gold yung skewer. Ayan. Bilangin natin yung tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating hubs. Kung hindi ako nagkakamali, stainless yata ang ating spokes. Ayan, stainless. At ang ating rims ay double wall alloy na gawa ng Aeroic. Ayan, Aeroic rim 2.4. ang ating rims, kung hindi ako nagkakamali. At ang gulong natin ay Maxxis Econ na ang sukat ay 29 by 2.20. ayan, so punta tayo sa kabilang side ng gulong. So ganun pa rin, gold na Speed 1 soldier na gold, yayamanin. Ayan, no? Sabi na sa motor, yayamanin. Bilangin natin ng tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes na hubs, Speed 1 soldier. Ganda nito, guys. Papadinig ko sa inyo mamaya yung tunog yan. Stainless na spokes, kung hindi ako nagkakamali. At double wall alloy na gawa ng Aeroic rim 2.4 or core sticker. Ayan, may sticker to, guys. Ayan. At ang gulong natin ay Maxxis Econ. Ayan, diba? Oh, ayan. At dito tayo sa cogs. Pakinggan natin, guys, yung cogs. Woo! Tunog mayaman, guys, oh. Oh, di ba? Ganda nito, oh. Kung hindi ako lang kamali, guys, S-ride to. S-ride ang ating cogs. 12 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 yung pinakamaliit. 11. At 50 yung pinakamalaki. So, cassette type tayo, guys. Ayan. At ang RD natin, ganun din. S-ride na RDM 320. Ayan, ganda nito, guys. Promise. Oh, di ba? Ang ganda, oh. At syempre dito dumaan yung kable ng RD. At ang gulong natin, ganun pa rin, kung hindi ako nagkakamali, S-ride pa rin yan, na may nakalagay na X12, tapos dito sa gitna may 12. Yan, black, silver, black, silver, black, silver. So ang ganda nito, may accent. At syempre, meron, naka 1x tayo na Halotech na may lagusan. Ay, wala. Ayun, may lagusan. Ayun, may butas dun. Ayun. Na 1x gawa ng Pro Wheel MPL. Ayan, guys, ang crank natin ay Pro Wheel MPL. 170mm yung crank arm, made of alloy. Naka-chain bolt tayo. Ano chain ring natin, guys, kung nagkakamali, alloy na rin to. Ayan, na narrow wide. 34 teeth, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, 34 teeth yan. Ayan, naka-hollow teeth tayo. Ganito fresh gamer. Ang smooth, ang sarap gamitin. At ang pedal natin, guys, Mountain Peak na sealed bearing. Ayan, oh. Oh, di ba? Ganda. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp niya sa Agmit na 34.8. At sigurado ko na ang seat post niya ay 34.6. Ayan, kung hindi ako nagkakamali. Tingnan natin, tingnan natin. Oh, masikip. Hindi natin mahugot, guys. Pero palagay ko 34.6 to. Ah, 31. 31.6, ayun, 31.6 sa lahat, ayun, nakikorrect tayo. 31.6, tracker, sagmit, ayan, tama. Tama ba ako, sagmit? Ayan, sagmit, tracker, ang ating seat post na alloy. Ang ganda ng ano niya, clamp niya, guys, so dalawa ang tumnilyo rito. So walang-walang kawala yung ating saddle dyan. At yung saddle natin, guys, ayan, may butas sa gitna, daanan ng ihi mo yan pag maihi ka na. So, pwede rin yung daanan na utot mo pag nautot ka na. Di mo na itataas yung puwit mo. Ayan, oh, biglang ganun, ano? At dito, ayan, medyo mahaba ng konti. Mahaba ng konti. Manipis yung pong na malambot. Ayan, manipis yung pong na malambot. Tapos, yung bukol dito, patules. Patules yung bukol dito. At may konting kanal. So, daluyan ng ihi mo yan papunta dito sa gitna ng butas. Biglang ganun, ano? Ayan. At dito tayo sa kanya handlebar. Ang handlebar niya, guys, haba nito, 740.
800 doon. Nakahaba. 800 mm guys. Haba nito. Gawa ng... Ano to? Sagmit. Sagmit. Ayan. Ganda nito. Sagmit. 800 mm. Tapos Trident GX10. Kung hindi ako nagkakamali, Mountain Peak to. Ayan. Tayo. Mountain Peak. Trident. 80 mm. At ang headset na ginamit natin, silvering na Mountain Peak din. Ayan. Ang ganda. So, di ba? Naka... Ano dito? Flat. Flat tawag doon. Flat. Natutunan ko lang kahapon yung flat yung headset. Ayan. Ang hydroflex na... Ang hydro brakes na ginamit natin ay Camross. Ayan, ganda nito. Siyempre, ang shifter natin ay S-Ride. Ayan, ganda nito. O, diba? Tapos yung grip natin, rubber, na meron siyang isa lang yung lock. Dito lang sa inner. Tapos sa dulo, meron tayong ano to, plastic na end cap. Ayan, plastic nga to. Ayan. Ayan, o. Oh. Hindi ako nagkakamali. Parang may lizard dito. Siyempre, ganun din sa kabila. Camross na lever. Then rubber na rubber grip at may lock. Ayan. So punta tayo sa kabilang side ng bike. So guys, ito yung kabilang side ng bike. Ito kagad una ko napansin, may butas dito. Siguro sa stand to. Lalagyanan ng stand. Ayan. Di ko alam. Ngayon lang ako nakakita eh. May butas dyan, oh. Di natin alam dyan. Guys, paki-comment kung alam nyo kung para saan to. Ayan, oh. Anyway, dito tayo sa caliper. Ang caliper niya, naka-post mount. Gawa ng Camross. Ayan. At ang rotor niya guys, 160 mm na rotor. Wala akong makikita ng tatak. Nakalagay lang NI. Ayan. Nakikita niyo ba? Ayan, NI o. Diba? Tapos yung likod ng cogs, ganda guys o. Parang starfish. Kulay pula. Biglang gano'n. At syempre sa kabila, tingnan natin. O, ayan, ganun pa rin. Camross na caliper post mount. Ayan o. Tapos 160 mm na rotor. At ito yung kabila ng ating crank arm. Ang ganda oh. Pro Wheel MPL. Oh, syempre may parang shuriken dito. So ang ganda nito, guys. Yeah, sulyapan uli natin ganda nito. Woo! Ganda nito, promise, guys. Sarap mangarap. So guys, ayan ang ating project built bikes. Nagkakalaga nga pala to, guys, ng 28,000 pesos dito lang 'yan sa Madis Bike Shop. Ilalagay ko na lang sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number at yung Google Maps sa mga gustong pumasyal dito. Ah, by the way, bukod dun sa 28,000 na project built bikes na makukuha mo, may freebies pa yan na helmet. Ayan, ang ganda. May freebies ka pa na helmet. O, saan ka pa? Siyempre, dito lang yan sa Madis Bike Shop. By the way, guys, shoutout nga pala kay Kuya Jobert. Ayan, siya yung kanina kasama ko na nag-assemble ng bike. Ayan, Kuya Jobert, shoutout ka muna. Shoutout nga pala kay ano, Sophia dyan. Dyan lang sa bakery. Pumapag-ibig si Kuya Jobert. Ayan, no? So hanggang dyan na lang ating video, guys. Huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo sa ating project build bikes. And huwag kalimutan pindutin ng subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na video. So road to 3,000 na tayo, guys. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at advance thank you pa rin sa mga magsusubscribe pa lang. Hanggang dyan na lang, guys. Maraming salamat. Bye-bye.